going to put a handful of salt. Ayan. And let's stir this. And then I have here 300 grams of spaghetti noodles. Ito. So any brand, sana mas maganda sa for me spaghetti noodles for this recipe. Okay. Yeah, so stir this constantly para hindi magdikit-dikit. Waiting for our pasta to be cooked. So I have here ito, parang, what do you call this? Parang carbonara sauce, Alfredo sauce, or any parang white sauce na ready-made na. So, ito yung binili kong brand. So, you can use any brand that you like. No? So, locally, meron na tayo mga Del Monte, carbonara sauce, sa Clara Olay. Meron ding bechamel sauce. Yung gawa na. So, yung kasi yung concept natin dito, parang it's a fastest and easiest way to cook this pasta recipe. Ayan. Pero if you want to make it from scratch, why not, diba? So, yeah. So, i-heat lang natin muna yan. Yeah. So, ini-heat ko na ngayon ang ating ready-made white sauce. And, naglagay ako ng konting water, okay, doon sa kanyang bottle. Para hindi naman masyado malapot yung ating sauce. So, kapag nag-heat na to, we will turn this off. Ayan, so as you can see, ito na yung ating cooked pasta. And then, remember yung hinit natin kanina na ready-made white sauce. Okay, so iahalam natin ito ngayon. Okay, so ganyan lang ka-easy. And then habang mainit pa, mix na natin siya together. So, after mixing this, we'll just set this aside. Start with ito, a combination of red and white onion. So, mga two onions. Okay. Okay. So, after the onions, maglagay na tayo ng ating garlic. So, mga around half bulb of garlic to. Na siya. And we're now add our ground beef. So, itong ground beef ko, mga around 300 grams. Yan. Okay. So, while the beef is cooking, maglalagay na tayo ng pampalasa niya para manood siya. So, around 1 teaspoon of salt and 1 teaspoon of cracked pepper, black pepper. Okay, and maglalagay din tayo ng konting garlic powder. Ngayon, yung mga seasoning na to, garlic powder, optional lang to ha, kasi maglalagay din tayo ng pasta sauce. So, malasa na yung pasta sauce eh. Ayun, pero ito lang for just to level up your sauce. Ayan. And kung gusto nyo na medyo spicy, maglagay din kayo ng konting chili flakes or chili powder. So, maglalagay lang ako ng konti para may kick. Pero, syempre, to those who have kids, you have the option not to put chili powder. Tapos, maglalagay din ako ng konting, like a half teaspoon of onion powder din. Ayan. So, optional lang yan, ha? Kung may mga herbs sa bahay, ayan, maglalagay rin ako ng konting, just a half teaspoon of basil leaves or dried basil, pwede rin oregano, ganyan. Or kung anong herbs yung meron dyan. Ayan. So, nakasala natin ng konting apoy. Ayan. Para may lasa yung ating ground beef. Ayan. So, our beef is cooking very nicely. And para hindi siya masyadong matigas yung ating beef, pukuluan natin siya ng konting water. So, konting water lang para ma-deglaze din yung pan. Okay.
So meanwhile, I have this baking tray. So rectangle tray lang. So dito natin kukuk yung ating dish. And ito yung ginawa natin kaninang yan yung ating white pasta. And transfer lang natin siya dito. So ito yung pinaka first layer natin. Ayan. So bubuhos lang natin siya dyan. Ayan. Easy, di ba? So for working moms out there na wala ang masyadong time magluto, so this is a very very useful kitchen hack. Okay. And so I think our beef is ready na, cook na to. So maglalagay na tayo ngayon ng ating pasta sauce. Okay, so when it comes to pasta sauce, any brand that you like. So I'm using this one. Ayan, so let's put this one can. As you can see, ito yung ating white sauce na nasa ating spaghetti noodles. And kaya siyang tinawag na black and white, red and white, because ispoon natin yung ating meat sauce, ang ating red meat sauce on top of the white sauce. Ayan. Ayan, so spread lang natin yung meat sauce sa taas. Ayan. So, hindi natin siya imimix ha. We'll just put this on top like this. Yeah, so, make sure ma-spread siya evenly. Ayan, ganyan lang. Ayan. Ganda ng appearance niya, di ba? So, hindi pa tayo tapos dito. Meron pa tayong gagawing step after this. So, pupunain ko na muna to. Okay, so ito na siya. Na-spread ko na siya na maayos. And by the way, nag-start ako magluto around 3 o'clock in the afternoon. So, 20 minutes pa lang, tapos na ako. Nandito na ako sa step na ito. Okay, so, our second to the last step is maglalagay tayo ng quick melt cheese on top. So, ayan, mag-grate lang tayo ng cheese. Ayan, so after grating the cheese, optional lang to, maglalagay ako ng konting basil leaves on top. Ayan, yung dried basil leaves to ha. Ayan. So, para may kulay ng konting ating cheese. And we will bake this in the oven at 350 degrees Celsius for around 8 to 10 minutes para lang mag-melt yung cheese natin sa taas. Okay, so let's bake this. Ayan, so after 8 minutes, so ang ganda-ganda na niya. Ayan, look how it melts. And this done in just 30 minutes lang.